Mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Calasieu, Pangasinan, iniinda ng mga motorista dahil sa one-way traffic scheme. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Joan, simula nang ipatupad ang one-way traffic scheme, problema na ng mga motorista tuwing rush hour ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Calasieu, Pangasinan. Iniinda ng ilang motorista ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Calasieu, Pangasinan. Epekto ito ng ipinatutupad na one-way traffic scheme dahil sa mga inaayos na daanan. Malaking abala raw sa mga motorista ang pagdaan sa Calasieu dahil sa trapiko, lalo na tuwing rush hour. Kasi ikot pa kami dito eh, papuntang Dagupan. Pre, sayang na rin yung gas. Mahal na kasi ang gas ngayon. Kailangan kong lumibot ng Dagupan sa Calasieu. Kaya ang ginagawa ko, imbis na dyan na lang ako, lilibot pa ako dito. Mabala pa kami sa biyahe. Ayon sa Public Order and Safety Office, magde-deploy sila ng karagdagang traffic enforcer upang mabantayan ang daloy ng trapiko sa mga alternatibong daanan sa bayan. Ang mga enforcers ko, all in po sila lahat. Tapos maglalagay pa ako doon sa ano sa crossing ng ano ng enforcers ko sa kanton sa Nalsian. Samantala, aabot sa higit 8,000 na mga sasakyan ang inaasahang dadagsa sa bayan sa pagunita ng undas. Full force na magbabantay ang otoridad sa lagay ng trapiko sa bayan. Joan, sa mga oras na ito, kung makikita nyo sa aking likuran, nakakaranas tayo ng pag-ulan at traffic build-up o yung pagbigat sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Sitio Parungking sa bahagi ng Barangay San Miguel, Calasieu, Pangasinan na ginawang alternatibong ruta papuntang Barangay Tubong, Dagupan City maging sa bahagi ng intersection. At isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko ang pagdaan ng mga heavy vehicles o yung mabibigat na mga sasakyan dito sa Sitio Parungking. At bukod sa one-way traffic scheme na ipinatutupad, pinag-aaralan din ng Public Order and Safety Office ang magiging sitwasyon sa lagay ng trapiko sa sakaling magkaroon o sakaling isara ang mga ilang kalsada sa nalalapit na undas. At patuloy naman ang monitoring ng Public Order and Safety Office upang magkaroon ng maayos na daloy ng trapiko dito sa ilang kalsada ng Calasieu, Pangasinan. At paalala ng Public Order and Safety Office o POSO na ugaliing magkaroon ng disiplina sa kalsada at sumunod sa batas trapiko upang makaiwas sa penalty at aberya sa kalsada. Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.